Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galabi shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho, mga ka-action, mga ka-camping, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo po, no. So matapos nga po ang nasabing pandinig o second hearing sa isinagawa na hearing ho versus Kibuloy at sa mga testigo ho or sa mga biktima, at matapos nga po na magbigay ng salaysay ito si alias David at nagpakilala na isa sa apo ni Pastor Apollo Kibuloy, ito ho mga ka-action, may pumalag na nagpakilala sa social media na siya ay isang pinsang buo na parabang ang mga nanay nila ay magkapatid daw at lumaki daw sila sa Bicol ho mga ka-action. Kilala niya daw ito si alias David mula ulo hanggang paa, mula maliit hanggang lumaki ho mga ka-action. At ipinasinungalingan ang lahat ng salaysay ni alias David ho mga ka-action. At gusto niya na ipabawi ang testimony ni alias David laban dito kay Pastor Apollo Kibuloy ho mga ka-action. Oh. So ito po mga ka-action, pakinggan muna natin ang kanyang salaysay. Kasi ngayon ho mga ka-action, mukhang dumadami na naman ang mga nagbibigay ng kanilang mga opinion laban dito sa mga testigo ni Senadora Reza Juntoveros ho mga ka-action. Bago ang lahat, panuorin muna natin at pakinggan ang nasabi niyang statement ho mga ka-action. Magandang araw po sa lahat ng nakakapanood ng video na ito. Ako nga po pala si Sister Vanessa Reyes ng The Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, and I've been here in the Kingdom Ministry for almost 20 years. Nais ko lamang pong iparating ang video na ito kay alias David o si Elias Terao III, na kilala rin sa tawag na Junjun Terao. Kami po ni Junjun Terao ay magpinsang buo. Magpinsan po kaming buo. Ang kanyang nanay at ang aking nanay po ay magkapatid. Pares po kaming lumaki ni Junjun sa Naga City sa Cabarinesor. So kilalang kilala ko po siya mula ulo hanggang paa. Junjun or alias David, grabe naman ang kasinungalingan mo during sa Senate hearing na ginanap ka makailan lang. Nakuha mo pang magtago, nagmaskara ka pa, nagshades ka. Talagang tabon na tabon yung mukha mo. Pero sinabi mo na apo ka ni Pastor. Ba't ka nagtatago sa maskara? Ba't di mo ilantad yung tunay mong mukha? Wala ka nang hiya sa ginawa mo, di ba? Lahat ng mga sinabi mo sa Senate hearing, puro mga kasinungalingan. Ang dami-dami mong sinabing kasinungalingan. Number one, hindi ka cameraman. Bakit? Dahil ako mismo, nabilong ako sa production department, sa post-production, at kilala ko lahat ng mga cameraman during that year na sinasabi mo. O, pinahawa ka nga lang talaga ng wire, pero hindi ka cameraman. Tsaka, yung sinabi mo, minaltrato ka, minartulina ka, binaboy ka, with all the paiyak-iyak pa, Junjun kilala kita, madrama baya jud ka. Grabe ka drama imong kinabuhi sa tinuod lang. Dapat, Senator or Reza Juntoveros, tinanong mo muna siya, madam, o kung halimbawa totoo yung accusations niya na binartulina, binaboy siya, bakit? Anong ginawa niya? Hindi ba reasonable yung sinabi niya na sinabi niya lang na nakipag-text siya sa isang TV reporter sa ibang station, napagalitan siya kaya hindi na siya naging cameraman at nilagay siya sa Bartolina? Gawa-gawa lang yun. Ang totoo, marami siyang ginawang kalaswaan sa loob ng kingdom. Kami po kasi mga full-time workers, missionary workers ng Kingdom of Jesus Christ. Tinuturuan po kami ni Pastor na mamuhay na mayroong dignidad. Both men and women. Kaya sa kingdom, makikita nyo ang mga dignified men and women. Bawal na bawal po sa isang full-time miracle worker
ang gumawa ng mga makabundong gawain. Di ko na dito isabi, mga kapatid, sapagkat di nyo itong masisikmura. Gawain ba yun ng isang full-time miracle worker? Dapat sinabi mo ang totoo kung anong ginawa mo. Ngayon ang tanong ko sa'yo, Junjun, magkano? Ano? Ang kapalit para magsinungaling ka. Sa tao, tumulong sa'yo, sa taong pinakain ka, binihisan ka, pinag-aral ka, lahat ibinigay. Bakit ganun ang mga sinabi mo against kay Pastor? Na noon, mga bata pa lang tayo sa paglilingkod. Grabe ang dedication mo. Grabe ang commitment mo. Siyempre na tayo dadaan ng kapagsubukan. Para nga tayo ay ma-purify, ma-sanctify, at ma-declare na totoong mga sons and daughters sa loob ng kaharian. Nag-full-time miracle worker tayo, di ba? Pumasok tayo sa full-time ministry. Ako personally, I went full-time, not expecting anything in return. Hindi ako nag-expect ng kahit anong kapalit dahil ang aking mission ay makatulong sa gawain. Yung fundraising, hindi naman yan isolated lang na sa atin lang natin, katayo lang gumagawa niyan. Yun lahat ng mga simbahan, lahat ng organizations, meron silang iba't ibang kapamaraanan para sa kanilang fundraising. Bakit? Di ba kahit nung nasa elementary ka, nagtitinda ka rin nga ng kahit ano-ano, di ba? Para may pambaon. Dito sa kingdom, kaya nga tayo pumasok as worker para makatulong tayo sa gawain ng Ama, makatulong tayo kay Pastor. At ang lahat ng ito, fundraising, lahat na pupunta ito sa magandang gawain. Hindi sa kung ano-anong bagay lang. Alam mo, Junjun, sana may natitira pang kahit kaunting konsensya sa'yo. Sabihin ko lang, no? Dahil ginawa mo ito sa taong napakabuti, hindi ko lang ito na-share sa'yo noon. Pero merong instance noon na nag-serve ako kay Pastor during one of his lunch meal. Ang bungad agad sa akin ni Pastor, ikaw ang kanyang kinamusta. Noon pa yun. Tanong niya kung kumusta na daw ikaw ang pinsan ko na pinag-aral niya sa Maynila. Masaya si Pastor at proud siya na pinag-aral ka niya. Pero ito ang kapalit ng kabutihan ni Pastor. Ang gawan mo siya ng kwento. Accusations na hindi naman totoo, Junjun. Naalala mo nung lumabas ka? Andito sa akin ang mga conversation natin, nagpapatulong ka sa akin na makabalik ka sa kingdom. Sabi mo pa sa akin, tulungan mo ako, Net. Gusto kong makabalik sa kingdom, gusto ko ulit maging full-time worker kasi ang buhay nandyan sa loob ng kingdom. O andito, ipopost ko lahat ng conversation natin. Junjun, alam mo sa sarili mo, ever since pa, mga liliit pa tayo, suwail ka nga bata. Bisag imong mama o papa mo, hilak manggani sa katigasan ng ulo mo. Yan, sino maniniwala sa'yo? Kung may natitira pang konsensya dyan sa loob mo, kahit katiting, bawiin mo lahat ng sinabi mo kay Pastor. Sabihin mo lang kung anong totoo. Magabagin ka sana ng konsensya mo na sa kada pagtulog mo, makonsensya ka dahil ginawan mo ng masama ang tao na kumupkup sa'yo, nagpakain, binihisan ka, pinag-aral ka, binigyan ka ng maganda sanang kabukasan dito sa kingdom, pero itong lahat nawala dahil sa kagagawan mo rin. Choice mo yan, di ba? Choice mo magpakademonyo, choice mo gawin kung anong kalooban mo, choice mo na hindi magpasabit sa kingdom. Pero sayang, Junjun, kasi madadamay mga mahal mo sa kinabuhi ni mo, mga mahal mo sa kinabuhi. Ang grasya na sana, may pagkakaloob din sana sa kanila, pinagkait mo sa mga mahal mo sa buhay. Habang may time pa, ang amahan through the sun mo imuhatag sa imuang grasya. Tanang magisutin ni mo o
sa tanan ng mga nag-witness kunuhay, lahat kayo na nag-witness dyan sa Senate hearing, lahat kayo mga bogus witnesses. Dili totoo lahat ng mga gipangsulti ninyo against kay Pastor. Bagaba ginawa kayo ng konsensya nyo. Sa aming mahal na Pastor, Pastor Apollo Siki Buloy, Pastor, salamat sa tanan. Malaki ang utang na loob namin sa iyo, Sir, sa tanang kaayuhan mo sa among kinabuhi. Gidawat mo kami sulod sa imong gingharian. And naging ganito kami because of you, Pastor. We owe everything to you. I support you, I believe you, and I forever stand by you, Pastor. Together with all the loyal, faithful, dedicated, committed defenders of the throne, defenders na appointed son. He will forever defend you, Sir. Salamat sa lahat-lahat. Kahit saan man umabot ito, pakikipaglaban, the spiritual battle. Makaasa ka po, Pastor, sa bawat isa sa amin na matatapat na naglilingkod sa Ama through the Son. Salamat po. At sa lahat po ng mga viewers, again, pakishare nito hanggang umabot ito sa taong concern kasi blinak niya na ako sa Facebook. Maraming salamat and may the Father's blessings be upon all of us. Praise the Father. So yun na ho mga ka-action, mga ka-camping, no? Narinig na po natin ang salaysay ni Vanessa. O, siya naman nagpakilala ng kanyang sarili at iginigiit niya talaga na pinsan buo daw sila ni alias David at pinangalanan niya pa na John John ho mga ka-action. Okay? At taga Camarines, lumaki daw sila sa Camarines Sur ho. Okay? O, ayon kasi sa kanyang salaysay, kung ating babasahin o i-analyze ang kanyang salaysay, parang ang lahat ng mga salaysay ni alias David sa nasabing hearing ay pinasinungalingan niya. Parang sinungaling ito si alias David. Okay? Ang sabi niya, hindi daw naging cameraman. Pinahawak lang ng camera. Pinahawak lang ng wire si alias David. Pero hindi daw cameraman. Okay? And then sabi niya, pinasinungalingan niya din ang sinabi ni alias David na Ginbartolina. At for short, binigyan daw ito o pinakitaan ng kabutihan o binigyan ng magandang buhay ito si alias David ni Kibuloy ho mga ka-action. Okay, ito po ang tanong namin sa inyo. Kung ito si alias David ay nakaranas ng magandang buhay sa loob ng kingdom, bakit niya ito nagawa? Kung totoo man na nakaranas siya ng magandang buhay. Sabi mo kasi binigyan ng magandang buhay pero sinayang ni alias David. Okay? Kung totoo man yan, sa tingin mo kaya, ang isang tao kapag pinakitaan ng mabuti o binigyan lang naman ng magandang buhay, bakit niya ito magagawa kay Kibuloy? Di ba? Oh, ano ang motibo niya para gawan ng maling-maling paratang o mga akusasyon ito si Kibuloy, gayunpaman nung nasa loob pa siya or member ng nasabing kingdom ay pinakitaan pala siya ng maganda? Magagawa ba yan ng isang tao? Di ba? Vanessa? Ngayon, paano mo mapatunayan sa amin na kayo talaga ay magpinsan buo? At paano mo mapatunayan na ito po talaga si alias David ay naging maganda ang treatment ni Pastor Apollo Kibuloy nung nasa loob pa siya ng kingdom? Sige nga po. Kung totoo man ang sinasabi mo na kayo ay magpinsan buo, alam mo ba o namumonitor mo ba o nakikita mo ba ng iyong mga mata ang lahat ng ginagawa ni alias David nung nasa loob pa siya ng kingdom? Nakikita mo ba ang buong pangyayari sa kanya? Kung ikaw ay naging maganda ang treatment sa'yo, napakaswerte mo. Pero dito kay alias David, kung totoo ang lahat ng kwento niya, ay napakasakit. Diba? Diba, Vanessa? O, yan lang po ang simple namin tanong. Kung
ura-ura ba, kung oras, bawat oras ba, o bawat patak ng minuto ay nasa paningin mo ito si alias David para masabi mo na wala o sinungaling ang lahat na ikwinento niya o salaysay niya sa nasabing hearing. Nakikita mo ba? Ngayon kung hindi mo nakikita, wala ka pong right para sabihin na naging okay ang kanyang buhay nung nasa loob pa siya ng kingdom. Dahil una-una, hindi mo siya nakikita bawat oras, bawat araw, bawat month na nangyayari. Di ba? Oh. At doon naman sa sinasabi mo na nagtatanong ka kung ano ang kapalit, magkano ang kapalit. Sa tingin mo ba? Ano ang motibo ni Senadora Reza Hintoberos para kumuha ng mga testigo laban dito kay Kibuloy para gumawa ng mga maling paratang o akusasyon? Ano ang motibo ni Senadora Reza Hintoberos? Gayon paman na siya ay isang senador at wala naman itong galit kay Pastor Apollo Kibuloy. Siya po ay isang mambabatas at committee ng Chairwoman and Children. Kaya karapatan niya na, kaya trabaho niya o karapatan niya na ipagtanggol ang mga biktima na lumalapit sa kanya. Di ba? At paano niyo po mapatunayan, Vanessa, na mabuti at maganda na ipinakita ni Pastor kung si Pastor mismo ay hindi humaharap sa nasabing hearing? Di ba? Oh. At si Pastor mismo ay hindi mismo kaya ipakita ang kanyang mukha sa kanyang last speech. Di ba? Napakahabang speech nun at aminado siya na natatakot na siya magpakita ng kanyang mukha. Kaya naghingi siya ng sorry kung voice over labang ang maririnig ng mga viewers. Di ba? Oh, bakit siya natatakot kung wala siyang kasalanan? Bakit siya natatakot kung hindi totoo or false accusation ang lahat ng mga accusation laban sa kanya? Bakit siya natatakot? Sige nga, Vanessa. Alam mo, sa totoo lang, kung ikaw si Pastor at ipapatawag ka kahit saan panig ng mundo at kung ikaw walang kasalanan at inusinti sa nasabing akusasyon, hindi ka kaya haharap para linisin mo ang iyong pangalan na dinungisan ng mga testigo ni Senadora Reza Hintoberos? Di ba? Magpapakita ka. Pero kung may kasalanan ka o nagtatago ka, halos hindi ka na magpakita, nangangahulugan lang po yun, Vanessa, na ikaw ay takot at may kinakatakutan. Di ba? Question ni Pastor kung bakit hindi nagpapakita ng mukha. Pati ikaw nag-question din kung bakit hindi nagpapakita ng mukha ito si alias David na nagtatakip na halos hindi na makita ang mukha. Ikaw ba naman, Vanessa, kung pinsang buo ka naman, isipin mo, hindi ordinaryong tao ang inaakusahan ni alias David. Di ba? Hindi yan ordinaryong tao. Kung ang inaakusahan nila na si Pastor ay hindi nga nagpapakita, ito pa kaya ang mga testigo? Hayaan nyo po na dumating sa dulo o umabot sa korte, hayaan nyo po na magpapakita yan sila ng mukha. Dahil pagdating sa korte, bawal po ang magmaska. Kailangan nakita lahat ng mukha. Gaya ng nire-request mo, gaya ng nire-request ni Robin Padilla. No? Ngayon, kung talagang gusto nyo po ito pasinungalingan, ang lahat ng akusasyon o testimony ni alias David, humarap po kayo. Pumunta po kayo ng Senado sa March 5 at doon po kayo magsalaysay nang sa ganon, mapatunayan nyo ang iyong akusasyon dito kay alias David. Sige, mag-prepare po kayo kung gusto nyo po. Lahat kayo ng mga member na nagtititistigo na mabuti si Pastor, kayo ang lumantad. Pumunta kayo ng Senado, mag-volunteer kayo na magtistigo o maging spokesperson ni Kibuloy. Sige, nang sa ganon, mapatunayan nyo na ito si Kibuloy ay mabuting pastor. Pero kung hindi nyo po yan magagawa, walang saysay po ang inyong mga salaysay. Dahil hindi ho kayo mapapakinggan ng Senado. Kayo-kayo lang mismo ang makakarinig yan. Useless pa rin ang iyong paliwanag. Okay? Kaya, bago nyo sabihin na mga sinungaling itong mga testigo ni Senadora Reza Hintoberos
Sige nga. Humarap kayo muna. Pero kung hindi nyo kaya harapin, ibig sabihin lang yan, kayo ang mga sinungaling. Okay? So yun lang ho, mga ka-action, mga ka-campaign. Gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visaya, South Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Bye-bye and God bless.